palitan ni loko niya. Dapat kasi hindi na lang unaniwala sa mga sinabi niya. Dapat kinilala ko muna si Nopus. Ang homay kasi. Pinso, dadalang tao ka. Pinso, huwag tingin. Anak, di ka malas. Hindi ko pinagsisisihan ang pagdating mo. Bunso, sayang may hindi mo mula siya nahawakan. May hindi mo mula siya nayakap. Pero huwag kang mag-alala. Kami ang nayakap sa kanya para sa'yo. At mamahalin namin siyang para isang tunay na anak. Di ba, Bunso? Nangako tayong tatlo na magiging isang pamilya tayo. Ngayon, ang anak mo, panibagong bunso namin. Tatawagin namin siyang Mira. Pinagsama ang pangalan namin ni Ella, Mimosa at Rafael. Mira. Huwag kang mag-alala, bunso. Ituturing namin siya na tunay naming anak. Kasi di ba yun ang gusto mo? Isang buong pamilya tayo. Kaya lang, please, pasensya ka na, ha? Kailangan namin umalis dito, eh. Alis tayo. Oo, ate. Kasi hindi na natin mababago ang paningin ng mga tao dito kay Daisy tsaka sa anak niya. Hindi nga natin alam kung ano naghihintay na buhay sa atin sa Maynila. Ano ka ba naman? Alang-alang kay Mira, kailangan natin magbaka sakali, makipagsapalaran. Kailangan niya ng isang kumpletong pamilya. May anak, may mami, may daddy, ganun. Itsura mong yan? Uy, bakit? Pwede naman ako magbago. Magpapakalalaki ka na? Hindi naman, kaka. Siyempre, baklala ako forever. Tsaka, pwede naman akong magbawas ng konti, oh. Magpa-straight o kaya, magpagupit ng buhok. Ay nako, hindi lang yung buhok mo dapat mabawasan, ha? Pati yung forma mo. Gastos ka, tela. Dating natin ang Maynila. Ako na si Paeng, ang tatay ni Mira. At ikaw naman si Osang, ang nanay niya. Ikaw, Mira Amarillo, ay binibinyaga ng simbahan na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano, bakit? Simba ka! Chismosa. Ice cream? Opo, Tay! Ito, o, sige. Bili ka, o. Sige, bili ka, anak. Anak ninyo? Opo, anak namin. Bakit ganun ang itsura niya? Alam niyo po, yan din yung tanong niya sa amin, eh. Noon, kung bakit ganyan ang itsura niya. Alam niyo po ba kung ano naging sagot namin? Ano? Hindi importante kung kakaibang itsura niya. Ang importante, mahalin niya ang sarili niya para makapagbigay siya ng pagmamahal sa iba. Kaya, peace be with you po. Saan si Mira? Uy, ala pa eh. Mira! Mira! Paano kasi yung bata pumili ito ng ice cream na kapute? Doon po. Mira! 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 Why my lobo? Ay, pacha lang. Mira! Di ko na nakita. Pumutok na pala, sayang lang. Pera ko, pamiling lobo. Pagkaisa na, nabusog pa ako. Ang tunay bang pag-ibig ay mayroong mukha? Ang puso ba'y saan tumitingin ang mga
kong hawiin upang maglaho ang dilim na bumabalot sa akin. Nay, Tay, nakita mo na rin po, Lobby? Bakit wala po siyang kamay at paa? Ah, siguro anak, na-aksidente siya nung araw kaya naputo lang kamay at paa niya. O kaya pinanganak siya ng ganun ah. Parang ako? Ano ka ba naman, bunso? May kamay at paa ka naman ah. Tatay, pareho kami. Nung pinanganak po ako, ganito na po ako. Wala ka namang kapansanan. At saka, anak, yung pulubi, kahit may kapansanan siya, hindi naging hadlang yun para ipakita yung talento niya at saka yung husay niya. Oo nga, Nay. Ang cute niyang kumanta. Ako kaya, ano kaya taleng ko? Saan kaya ako magaling? Sa kakulitan, ayan, tsaka magaling. Halika na nga, ang dami-daming tanong. Ang ganda po nila, Nay. Ang ganda po lang bata, Nay. Nay, pwede rin po ba akong maging model? Ay, anak, model ka rin naman eh. Isa kang model daughter at isa kang model sa kabaitan. At model ka rin sa kakulitan. Ang dami-dami talagang tanong nitong anak namin. Halika na bunso, kakain pa tayo sa labas. Halika na, dali. Madam, hindi pa rin po nawawala ang pagsisisi, ang panghihinayan. Hanggang ngayon po, apektado pa rin po ang buhay niyo dahil sa isang maling desisyon ng nakaraan. Yung sumpang binanggit mo sa akin noon, nangyayari na ngayon. Hindi ka na naman umuwi kagabi! May tinapos nga akong trabaho. Tumawag ako sa opisina mo, sabi ng sekretarya mo, maaga ka daw umalis sa opisina. Hindi nga ako sa opisina nagtrabaho. Kapita nga, ha? Pahuli-huli na lang ko, hindi ka na nagbago. Kanina babae ka na naman ang galing, ha? Kanina babae ka na naman ang galing. Sinabi, tigilan mo na ako. May tinapos na akong trabaho. May, ano ba? Mami! Ayos, ayos anak. Dali anak, Dadaan anak, hindi ko sinasadya anak. Sandali anak, sandali. Mami! Ayos, ayos, hindi ko sinasadya. Si Alfred, yan ang sumpa ng pamilya namin. Kaya hanggang ngayon, si Olive at ang aking apo, hindi pa rin sila masaya. I know that Alfred never loved my daughter. He only wants her money. Parang naaalala ko na, bago naman sila ikasal noon, may pinirmahan silang kasulatan. They have a prenuptial agreement. But I don't know kung paano na-incorporate ni Alfred ang sarili niya sa Bellissima. Dear Lord, salamat po sa pagkain namin ngayon. Salamat din po dahil hindi niyo pinapabayaan ang nanay at tatay ko. Salamat po sa pag-aalaga sa kanila. At promise po, aalagaan ko rin sila. Amen. Father, Son, and Spirit. Amen. Nasaan si Mamo? Sir, masama daw po ang pakiramdam. Di daw po muna siya kakain. Iris, sige na kain na. I don't like. Nay, Tay. Kung ang pinakamaliit sa ating tatlo, bakit ako ang may pinakamalaking ulam? Nagdadiet ang tatay. At saka anak, doon kumakain na isda. Nangangati ako dyan eh. Hindi naman totoo yan eh. Kumakain ka din naman ng isda, Nay. Okay lang ako, anak. Okay na sa akin ang kamatis. Anong ginagawa mo na? Nagtatrabaho kayo. Mas kailangan niyo kumain. Saka di ba, nangako ko kay Lord. Aalagaan ko kayong dalawa. Ay, ito na lang sa akin. Kamatis, pangpakinis ng kutis. Come on, Iris. Take this. No! I want my mommy! Mommy! Iris! Mommy! Iris! Maglaro tayo sa horse barn! Tara! Hey, Mira! Saan ka pupunta? Court, manunood lang po mga naglalaro. Maibares, maibataya. Jefferson, sali ako. Sige. Talaga? Basta, ikaw ang base. Base? Taos, dyan ka. At ikaw ang taya. Siya ang gagawin natin base. Ako na lang ang taya. Base nga eh. Sige na. Gusto mo pa ba sumali sa amin? Pilitid ka na. Ikaw, pagbilang ka na. Bilang kung sampo, nakatago na kayo. Ito na po yung mga labada. Ano ba to, Osang? Walang bango? Sana naman sa susunod, lagyan mo ng pampabango.
Sige ho, dagdagan niyo po yung bayad niyo sa akin para lagi ako po ng fabric softener. Pwes, sa iba na lang ako magpapalaba. Kayo naman, hindi naman ho kayo mabiro. Chika lang naman ho yun. Eh, sige ho, sa susunod magre-reklamo naman kayo sa akin dahil sobrang bango naman. Ang gagalaw ah, si Jefferson pa. Oo, saan ang ginagawa mo rito? Asan si Mira? Uy, ayun o, nakikipaglaro. Mira! Yan ang tama sa'yo! Dinidiligan para magkabunga! Hala! Bakit mo pinasa si Mira? Dinidiligan lang po namin! Ano ang kala mo sa anak ko? Halaman! Hindi po! Puno mo! Aray! Mukha naman po talagang puno si Mira! Yun po ang sinabi sa school. Kung ano ang puno, yun ang bunga. Di naman po kayo mukhang puno. Anak niyo ba talaga si Mira? Ayaw tumigil talaga, ha? Asan ang nanay mo? Anong ginagawa ko sa anak ko? Pinasahan niya anak namin! Paano ako magkasak si Mira? Ginawa mo ba talaga yun, anak? Kakatuwa lang naman po kami. Uwi ka na! Dear Lord, thank you po dahil laging nandyan si nanay at tatay para ipagtanggol ako. Pero sana po, dear Lord, bukas makapaglaro ulit ako ng taguan. Kaya lang po, pwede po ba hindi na ako ang miss? Sana rin po, pabaitin niyo na din si Jefferson. Amen. Father, Son, Holy Spirit. A big horse caught Aurora's eye and he looked strong and handsome. Mommy? Yes? Do you love Daddy? Of course. Does Daddy love us? Oo naman, babe. Bakit kanya inaaway? Bakit kanya sinasaktan? Babe, minsan sa mag-asawa, sa mga mommy daddies, natural lang yung nag-aaway. But it doesn't mean that we don't love each other. Sabi mo may ibang babae na siya. No, baby. Hindi totoo yun. Mahal na mahal ko kayo na mami mo. Mami, I'm sleepy na. Anak, gusto mo ba talaga maglaro? Susubukan ko na lang po ulit makapaglaro kala Jefferson. Eh, anak, paano kung lukuhin ka na naman ng mga yun? Eh, hindi naman sa lahat ng oras nandito kami ng tatay mo para may pagtanggol ka. Kapag inaway nila ako ulit, gagawin ko lang yung ginawa ni tatay kanina. Kukutusin ko din si Jefferson. Talaga ba sinasabi ko eh? Ay, anak, yung ginawa kanina ng tatay mo kay Jefferson, bad yun ha? Masama yun. Huwag ka makikipag-away ha? Oo nga anak, pinagtanggol lang kita pero mali talaga yung ginawa ko eh. Dapat hindi natin sila pinapatulan. Mira, tandaan mo ha, mahal na mahal ka namin ng tatay mo. Kasi, ikaw ang pinakamabait, pinakamalambing, at pinakamapagmahal na anak. At pinakamakulit. Nagmana talaga sa itong batang to. Ay, oo naman. Kaya ang ganda-ganda yan. I'm sorry. Please forgive me. Anak niyo po ba ako? Oo naman! Pero bakit po si Jefferson kamukha ng tatay at nanay niya? Kayo po ni nanay, hindi ko po kamukha. At hindi rin ganito ang balat niyo. Magkaiba tayo. Kasi nga anak, hindi ba? Pinagliktas sa kahoy. At saka nung hindi magkamukha, tignan mo nga yung ilong mo at saka itong ilong ko, oh. Parehong-pareho, oh. Oo nga. At saka yung mata ko, at saka mata mo. Tignan mo, oh. Tignan mo, parehong-pareho, oh. Diba, oh? Hindi naman po, eh. Ay, nako. Nako, matulog na tayo. Matulog ka na, anak. Kasi marami pa akong lalaban bukas, ha? Sige na, gabi na. Dali ka na, matulog na tayo, ha? Ayan. Ay, nako. Alam mo ba?
itong kilikili ko. At saka yung kilikili mo, tignan mo, oh, ayan, oh. Parehong-pareho, magkamukha-magkamukha. Ang dami mo naman tinanggap na labada, kaya mo ba yan? Mabuti na yung mas marami. Ibig sabihin, mas marami tayong pera. Mag-aaral na si Bunso, eh, kailangan natin mag-ipon. O bakit? Naisip ko lang kasi, kung kinilala ni Alfred ang anak niya, edi sana maayos ang buhay ni Bunso ngayon. Shh! Baka marinig ka. Ay, sorry. Eh, bakit? Di ba? Ginagawa naman natin yung lahat para mapasaya si Mira. Sundin na lang natin yung gusto ni Daisy. Ayaw niya magkaroon ng ugnayan si Mira kay Alfred. At saka, kahit di naman natin kadugo si Mira, naniniwala ako na kaya natin ibigay yung tunay na pagmamahal, pag-aalaga ng higit pa sa tunay niyang ama. Ako anak, tama na oh, marami na tayong tubig. Sige na, magpahinga ka na ha. Nay, tulungan ko na kayo. Hindi na anak, kaya ko na to. Nay, kita niyo na oh. Ikaw muna kayo kahit sandali lang. Nay! Mainit ka! May langnat ka! Wala. Nay, meron eh. Kailangan mo na talaga magpahinga. Para sa akin, please. Ay, paano naman itong mga labada ko, anak? Ililipit ko na lang po. Oh, sige, pero sandali lang ha. Tayo na po. Nay, nauuho po ba kayo? Nagugutom? Pagdalan ko po kayong pagkain. Hindi na, anak. Papahinga lang ako sandali, ha? Tapos, tapusin ka na yung mga labada ko, ha? Dito lang po ako. Babantayin ko kayo. Salamat. Mira? 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 Anong ginawa mo na? Nay, oh! Tapos na po ang labada. Masarog na lang po kayo ulit. Nilaba mo ito lahat? Tinulungan pa ako ni Kuya Benson. Anak, masama ang nagsisinungalin. Ako po tumapos ang labada niya, Nay. Marunong naman po ako eh. Anak, trabaho ko to. Kaya dapat akong gumagawa nito, ha? Fatigue. Ito ang reseta para sa gamot at supplement na kailangan niyang inumin. Kailangan lang niya ng sapat na pahinga. Bawal ang mabibigat na gawain. Salamat po, Dok. Kuya Naya, sabi ng doktor, magpahinga kayo, bawal kayong magpagod. Huwag na kayong maglabanay. Kayang-kaya ko naman yung paglalabaan, ha? Nay, huwag ka na makulit. Ang totoo, tao kanina. Ayoko mawala ka, Nay. Anak, hindi mawawala ang nanay. Mas nanay, pangako ko po. Pag nag-school na ako, mag-aaral po ako ng mabuti. At pagka-graduate ko, maghahanap po ako agad ng magandang trabaho para hindi na na kailangan maglaba. Para hindi na din kailangan mag-waiter ni tatay. Ako na lang po magtatrabaho para sa atin tatlo dahil mahal na mahal ko ngayon ni tatay. Mahal na mahal ka rin namin ang tatay mo. Sorry din po. Tinanong ko kayo kung upot niyo lang ako ni tatay. Pwede po ba na mangyari yun? Eh mahal na mahal niyo po ako. Nay, saan po tayo pupunta? Sa Laguna, anak. Pupunta tayo sa Laguna. Ano po gagawin natin sa Laguna? Eh, may dadalawin tayo, anak. Dadalawin po? Ah, anak. Halika, may ipapakilala kami sa iyo ng nanay mo. Sino po? Tatlo kami magkakaibigan.
Siya yung pinakabata, kaya bunso ang tawag namin sa kanya. Eh, bakit po siya namatay? Namatay siya sa panganganak. Eh, nasan po yung baby niya? Mira, si Tatay Paeng, hindi mo siya tunay na tatay. Ako, hindi mo na ako tunay na nanay. Po? Si Daisy, siya ang tunay mong mami. Kung ganun, tama si Jefferson. Hindi niyo ko tunay na anak. Ako lang. Mira, kinig ka anak ha. Pasensya ka na kung nagsinungaling kami sa'yo ha. Ayaw namin maramdaman mo yung kawalan ng isang magulang. Kaya hindi namin sinabi sa'yo yung totoo. Sabi niyo sa akin dati, masama magsinungaling. Pero bakit kayo? Nagsinungaling kayo sa akin! Nagsinungaling kayo! Mira! Mira! Afternoon. Oh, look, Iris, it's Daddy. Hi, anak. Mami, I want to see Mamita. Come, let's go! Pupunta kami kina Mama. Come! Pare, kaya mo na. Ganyan talaga yan. Mga anak na babae, susunod ka sa nanay yan. Sinusubukan ko mapalapit sa kanya, pero... Pare, magbabago rin yan. Kung magbabago ka. I'm a change man, pare. Hanggang kailan? Until the next irresistible woman comes along? Bigyan mo naman ako ng pagkakataon, Edward. So, it's not about the money anymore. Ibang usapan na yun, Edward. Ang pinag-uusapan natin ngayon dito, between me and my daughter. Mira! Mira! Bunso, pasensya ka na kung nilihim namin sa'yo yung totoo, ha? Gusto lang naman namin na lumaki ka ng isang normal na pamilya. May nanay at tatay na hanggang magprotekta at mamahal sa'yo. Di ba minahal ka naman namin ng nanay mo na parang tunay ka talaga naming anak? Alika, anak. Alam mo, bigay ka sa amin ng Diyos. Patawarin mo na kami, anak. Mahal na mahal ka namin. Mahal na mahal mo rin po kayo, tatay at nanay. Nay! Nay! Pero sino po ang totoong tatay ko? Samarillo. Kami na hong bahala sa anak nyo. Kakaiba man ang kanyang anyo. What? Tama na yan, ay, tay! Kaibigan ko po si Marigold! Patutunayan ni Mira ang sarili. At ang first honor para sa ating school year, Mira Amarillo! Tay, nay, handa niyo po ang mga paanilyo dahil silang beses na nakayo akit sa stage para lang isabit ang letter ko. Dahil dyan, magulaot po kayo, kakain tayo sa labas. Malis na kayo dito! Customer po kami. Nabi na akong malis na kayo! Mira and Bella, ako mag-TV Patrol.